Magandang umaga po sa inyong lahat sa malapit na po tanghali, no? At sa umaga pong ito, meron po akong ipipresenta na namang another straight to the point fast track, no? Fast track straight to the point. Balibaliktad, ano? Ito ay dati sa ano natin sa mga post ni Father Darwin na isang palatandaan na dati konti na talaga nanonood sa amin. Ngayon, dumadami na ng dahil po sa inyo, mga kabuntos. Katunayan, kung titingnan po natin yung mismong viewers ni Father Darwin noon, ito panahon na ito is kalain nyo 3 lang. Oh, see? So, yan ay isang palatandaan na dahil po sa inyo, panonood, dumadami po tayo ngayon. Narito po ang post ni Father Darwin na yan, oh. So, yan ay 3 views lamang. Pero, napakaganda na ating i-rewind para maalala natin kung ano ang mga isinagot ni Father Darwin noong panahong ito. Tingnan nyo, 3 views lang. Kaya, kami dati, meron lang kaming 3. Masaya na kami. Meron kaming 10, masaya na kami noon. At ngayon, dumadami kayo. At para sa amin, yan ay tanda ng inyong pagmamahal sa amin at sa ating programa. Dahil Prodeo et Ecclesia. Ngayon. So sa mga bago pa po sa amin channel, please po, huwag niyo pong kalimutan na i-hit po yung subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, narito nga tayo ngayon sa isang pagsagot sa mga katanungan na kailangan bigyan ng kasagutan. Dahil may mga Katoliko kasi na na-convert sa ibang sekta, gaya na lang halimbawa ng ang dating daan, dahil na denggoy sa maling turo ni Soriano na gumagawa ng kanyang sarili interpretation na hindi naman batay sa realidad, no? Ito yung ano natin, no? Example tayo dito ng isang video kung saan sinabi ni Soriano na kulang kapag walang iniinom. Narito, pakinggan ninyo ha. Ito. Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ayan sabi ni Kristo. Kainin, tapos uminom. Yan. Kainin, ba't hindi ka raw pinainom? At sabi ni Kristo is, kainin, uminom. Ang kausap ni Kristo kasi doon, yung mga leader, mga apostol, mga bishops yun sila. Hindi naman miyembro yun. Ang kausap ito ni Soriano, mga miyembro. Eto. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. O, kapag ano, daily meal, na kapag kakain ka, iinom ka. Hindi ganyan ang ano, ang spiritual sa Holy Eucharist. Kasi sa Holy Eucharist, laman yon na merong dugo. Katunayan, napatunayan naman na yan na maraming beses sa mga naganap na Eucharistic miracle, yung mga ostia naging laman na merong dugo. So kasama doon na doon yon. Alibasa kasi walang ano si Soriano sa bagay na yan, tuloy. Eh bakit yung mga pinakaing miyembro hindi pinainom? Ayun. Yun ay dahil si Apostol Pablo nung sila ay nag-distribute na ng ano ng bread sa mga miyembro, walang mababasa na meron siyang pinainom tuloy. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Yeah, kulang daw. Wala sa Biblia na kapag hindi na ibigay, kulang. Basahin din ang Gawa 20, versikulo 7. Nag-Santa Cena sila noon, nag-communion sila noon. Walang mababasa doon na nagpainom si Apostol Pablo. Tuloy. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Sa kanya, kulang, wala sa nakasulat yon. Sa Gawa 27, talaga namang wala pinainom si Apostol Pablo. Yung kausap ni Kristo, mga lideris yon, mga bishops yon, mga apostol, mga obispo yan, mga paring obispo yan. Hindi naman yung mga ordinaryong membro. See? So, bigyan din ka pa na Darwin para sa kanyang pagbibigay kasagutan sa naturang katanungan.
narito si Father Darwin Gitgano. Magandang gabi mga kaibigan, no? Saan naman kayo dako sa mundo, no? Ating bigyang pansin na naman, no? Ang mga katanungan na ating nabasa sa ating previous na mga live, no? Sa TYFB. Ito ang ating napili na bigyan ng pansin, no? Galing ni Jaila Hakuba. Ang sabi niya, Sans? Ang tinapay niyo galing bakery. Kinakain niyo tapos lalabas sa puwet. Walang kwenta rin. Wala kangang alam. Kayo lang uminom sa kupa ng mga alagad ninyo ay wala. Oh, salamat kapatid, no? Jaila, yan ang... bakit ba, no? Tinapay niyo... Ang kinakain nyo ay lalabas sa ating puwet, no? So, ano ba ang ating masasagot dito? Salamat kapatid, no? Ito ang ating sagot. Nandyan yan sa Biblia, kaibigan, no? Ating babasahin, yan ay utos ng ating Panginoon, no? Hindi yan gawa-gawa ng simbahang Katolika, no? Masahin natin, Sans, ang... John chapter 4, 6 verse 54, no? 54? 54. John chapter 6, sana mag-take down kayo, no? John chapter 6, verse 54. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Atras mo na tayo, Sans, no? Sabi niya dito, ako nga ang tinapay sa 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Patuloy. Mabubuhay magpakailanman ang sinuman kumakain ng tinapay na ito. Na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. So klarong-klaro na si Kristo ay umamin na ako ay tinapay, no? Ang kumakain sa tinapay na ito na galing sa langit ay merong buhay na walang hanggan, no? So klarong-klaro. At ang tinapay na ibigay ni Kristo ang kanyang laman, ang kanyang katawan, no? Sabi ni Kristo sa John chapter 6 verse 54, Sans. It's so, Sans. John chapter 6 verse 54. Ano nakasulat, Sans? Sa 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, klarong-klaro, Sans, no? Tinupad lang natin ang mga salita ni Kristo, no? So, yung sinasabi niya na no, lalabas sa ating masilang bahagi sa ating katawan, no? Hindi yun, no? Ang punto ni Kristo. Ang punto ni Kristo, mga kaibigan, malinis ang ating kalooban, ang ating mga puso ay mabuhusog kapag kakain tayo sa tinapay ng buhay, no? Mababasa rin ba natin sa banal na kasulatan? Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 46-47, Sans. Sa 46-47, sa Gawa, no? 46 and 47. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. So klaro-klaro, Sans, no? Dahil sa pag-receive nila sa Bread of Life, tinapay na nagbigay ng buhay, no? Naging malinis ang kanilang kalooban. Hindi nabusog ang kanilang tiyan, no? Kundi ang nakalinis ang kanilang kalooban, ang kanilang puso ay naging malinis, no?
At sabi niya sa last portion sa kanyang tanong, no, na bakit ba pari lang ang mag umiinom sa kupa, no? I can see ang mga ligo nito, no, hindi nakainom sa kupa, no. Kahit na alin, no? Kahit alin sa tinapay or sa either or sa kupa, no? Ang na-receive mo is the whole Christ, no? Mababasa ba yan natin sa Biblia? Ating babasahin ang sulat ni San Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 11, Versikulo 27, no? Sa Amplified Version Sans, no? Ano ang nakasulat sa Amplified 11:27 in English? So then, whosoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him will be guilty of the body and blood of the Lord. So kahit ano o kahit alin ang iyong matanggap, either ang bread, ang tinapay, or ang wine, alak, no? Kapag hindi ka nag-examine, no? Sa iyong sarili, no? Nagkasala ka against, no? You are guilty against the body and blood of Christ. Ang ginagamit ay or, no? Kahit saan, alin, no? Sa kahit alin sa bread and wine, no? So, kumpleto naman, no, ang ating natanggap kahit tinapay lang, no, or wine lang ang iyong nainom, no. Either or, no. Kapag hindi tayo worthy to receive the body and blood of Christ, we are guilty against, not to the wine, not to the bread, but to the whole Christ, His body and blood, no. Yan po ang ating isasagot, no, sa mga katanungan galing sa ating mahal na mga tagapag subaybay. Siguro magbigay tayo ng 5 minuto sa pagbasa sa ating mga kaibigan, si Senbals, no, aking classmate nanonood sa atin, ug si Flora Pertimos, no, ug si Miriam Lidisma Makirang, ug si Joey Rimon Carion, magandang gabi, no, ug si Malu Alabar, no, ug si Miriam Ayong Gabi, God bless. O si Lovely Chess Wizen, good evening po ninyong duha, Father. No, good evening po ni Jairim, no, si Alejandro Valerio, good evening po, Father, no. O si Charlie Suiso, hi Father, shout out po mula dito sa Moncayo, Compostela Valley. O, salamat. O si Ginny Portugalesa, amusta ninyong tanan diha, Padre? I'm Red Melchor, watching from Kuwait. Oy, more power sa tanan, God bless. O si Malu Alabar, mayong gabi, Father Darwin, Andrew Melchor. O si Mami Didi Bunak, nanonood sa atin. O si Benji Magtagad, no, good evening, Father. O sa imong kauban, watching from Quezon City. O si Joseph na Ditablan, no, ni Mataplan, no. O si Margie Lira. O si Brad Eric Romero, magandang kuan gabi, Brother Eric. O si Kagampang, no. O si Al Drubles, o si Renz Quips, maayong gabi, Father. O si Brother Melchor Mananili, na merong plano na pumunta sa Sugbo. Sana makabisita ka dito sa Bohol, Brother Melchor. O si Art Angel Balbido, no, mapansin niyo po, sana may message ko sa inyong katanungan na nahirapan ako, Father. O, so ano bang katunungan mo, kaibigan, no? O si Roy Bacareza Sabrana, good evening, Father. We are watching here from Tubod, Lanao del Norte, from Ryan is us, no? Sambrana. O si Rim Quips, watching from Dimyao. Uy, Dimyao. O si Michelle Paulino. O si Roni Yikyak Tamayon, watching here at Cebu City. O si John Kasona, good evening, Father Darwin. Shout out po sa St. Peter the Apostle Parish namin sa Danao, Cebu City. Subscriber po ako sa inyong mga videos. Sana
mapansin nyo. Salamat po. Salamat kaibigan. O si Avis Javis, no? O si James Michael Gitiano, hoy. No, atin. O si J. Ryan Ramada. O si Ate Ken Galilea, no? Tatak Arimen sa TYHP, no? Ganun na itanaminaw. So, o si Carl Galano, o si Floor Tirik, o si Vinci Matagad. Shoutout po, Father Darwin watching from Quezon City, a native of Iligan City. O si Gardo Lee Guzman watching here in Paranaque City, no? O si Gwendolyn Benzon, good evening, Father Darwin, God bless. O si Mary Santos, good evening, Father, and Bro Melchor, God bless you. O si Ama Bell, Father Darwin, Blacksmith, no? So, Ama Bella, no? God bless. O si Mary Santos watching from Tagbilaran City. O si Gamayon, Father, salamat sa pag-answer sa question. O si Ate Jimmy Aperiano. O si Lugana naman ni Isas, no? Si John Manaig sa Monte. Father Darwin, magtanong ako, bakit daw tayo nananalangin sa mga santo, no? Kapatid, ate na yung nasagot, no? Kindly reviewed the in our page sa aking pangalan, Darwin Gitiano. Meron tayong page, kaibigan sa aking pangalan, no? I-review mo lang, no? Nandun ang ating sagot. Charlie Sueco, Suizo, no? Hi, Dari, kailaka ni Father Jack Malnigro, Tagaluon, Bohol daw siya, Dari, na sign sa wala ko kaila, no? Bago lang ko na sign din hi, igsuon, o si, bago sa ko na pari, o si Bumble B, no? Eugene Leon Rob Melchor, no? O si Jean Carlo II, o si Chris Romsky, good evening ninyong duha. Father watching here in South Korea, no? O si Ajet Ajeta, good PM po, watching from Johnson City. O si Vinci, no? Thanks Father sa pag-shout out. O si Real Panyares, good evening Father, shout out po Father Darwin, save the Lapu-Lapu chapter. O salamat, idol Father Darwin Rob Melchor, kauban sa major seminary. Ah, o si Eugene, no? Ang saan niya nga, no? O si Lloyd Labajo, mahing gabi ipatre. O si Brother Erardo Azozenas, biinin mo datanan pala. Salamat kayo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa dito sa TYFD. May God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Ayan po, napanood nyo na po ang presentation ni Brother Wingit Gano na kanyang sinagot ang katanungan ng isang nagtatanong sa kanyang Facebook comment sa kanyang Facebook niya, Facebook account niya yan eh. Okay, so mamaya po, another naman po tayo, straight to the point fast track. Mamayang mga ilang minuto lang o ilang oras, babalik po tayo. Maraming salamat po and kita-kits mamaya.